Tambayan. Oo, Tambayan. Minsan daw may nagmamariwana pa. Ayun, ayon sa mga residente ha. Ayun, may kumpleto. Ayon sa residente rito. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone Great Travel. Tunay na balita, walang kinakapiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kasama natin ang Demolition Team, DPSQ RT Team, pati na ng DPW Highway Division District. Operation ang ginagawa natin mga kayo. Gobyerno ng Maynila para sa paglilinis. Again, mga kayo, para hindi pa doon sa mga hindi nakakaintindi, ang direktiba ng DILG is linisin yung obstruction sa sidewalk, sa bangketa. No? So regardless ng nasa gilid o nasa harapan o nasa tabing-tabi ng bangketa, for as long na nakapatok sa bangketa ay obstruction pa rin yan, mga kayo. Sounds. So, ilan din yung truck na dala natin? Parang apat. Nasa doon sa dulo yung isa. Minsan daw may nagmamariwana pa. Ayon sa mga residente ha. Ayon, may kumpleto. Ayon sa residente rito. Yun ang sinasabi nila. Kaya ako. Kaya ginirato ngayon kasi may kumpleto. Okay na yun. Kasi lalako yung bukas eh. Eh mga kayo, ayaw nga doon sa complain. Eh meron nga daw nagmamariwana doon sa lugar na yun, sa tinatambayan na yun. Yun ang mga complain na narinig natin. Okay mga kayo, DPSQ RT Team, DPW Highway Division, di natin malaman kung nasa na sila. Demolition Team kasama natin. Dito tayo sa may Blooming Treat, umikot lang tayo ulit sa may Santo Tomas. Tapos lumabas ulit tayo ng Blooming Treat. So meron lang chinecheck dito ang demolition natin. Ah, ito ginawang sampaya, no? Oh,
Okay mga kayo, yung mga signages na tulad na ito, malaki maikpit na maikpit din na pinagpabawal. Ito ang DPSQ RT team, kasama natin ang kinukuha nila, mga bisikleta, no? Kasi nandito nakaharang din sa mismo nga bangketa, no? Pati itong pakal na ito, na sobrang laki. Yung mga signages na dito, kahit nasa tabihan ng bangketa, for as long na nasa bangketa, pinagbabawal din yan. Malinaw ang pinag-uutos ng DILG na i-clear yung mga bangketa. Ito si tatay, dito na nakatira. Again mga kayon, clearing operation, kasama natin ang DPSQ RT team, o quick response team, pati na rin ang demolition team. Naku, yung sasakyan, no? Grabe oh. Nakahara na sa buong bangketa. Ang lawak pa naman ng bangketa rito. Espanya, Boulevard, yung pinaka location natin mga kayon. Pero bukulog bukas pa. Check mo kaya, tapos kunin na natin agad ngayon. Ay grabe dito mga kayon, ang daming nakapark na mga motor. Hindi natin alam kung legal ba ito. Wala akong nakikita ng parking attendant. Ang daming nakaparada ng motor. Ayan, no, tingnan nyo, ginawa ng parkingan itong pinakabangketa. So far, wala akong nakikita ang parking attendant na lumalapit. So, hindi natin alam kung legal ba to o illegal. O ano man, pero nag-aalisan na sila rito. Binabaybay natin ang buong kahabaan ng Espanya. Galing tayo sa Blooming Street. Dito naman nila sinik-sik yung mga motor, oh. Grabe, oh. Yun, ito, nasa bangketa mga kayon, itong vendor. So, usually pag ganito mga kayon, ang kinukuha lang yung mismong kariton. Hindi naman tayo kumukuha ng paninda o ang bawat clearing operation. Hindi kumukuha ng paninda yan. So, yun, ang daming nakapark dito. Pati itong terminal ng tricycle, feeling ko maitototo kasi sumenyos na yung mga tiga. MTPB, kasama pala natin mga kayon. Yung MTPB naman, sila naman ang mga magtitiket. Grabe, oh, tingnan nyo to. Binababa yung mga paninda para makuha yung kariton. Eto na nga, dumating na mga MTPB natin dito. No? Sumenyas na hinihintay na yung tow. Kaya matatalian lahat ng tricycle na nandi dito. Balik tayo rito mga kayon. Ito, pinapaliwanag lang ni Sir June na wala tayong kinuwang paninda. Malinaw na malinaw. Kariton lang yung kinukuha para isang pa sa truck at doon na sisirain para medyo mabilis. Kasi pag dito pa sisirain, medyo magkakahintayan pa. So, isasampa na yan doon sa truck natin sa DEPW, Demolition Team. Ayun na nga, nasampa na sa truck natin ng DEPW. So, lakad na tayo rito sa may kahabaan ng Espanya. Ah, hindi na pala. Dito na pala, kakanan sa Santo Cristo Street, sa kabila. Ito, hakot na lahat ito. Nandito dito na yung mga taga-MTPB. Si Kuya, nakikiusap pa na nagdadahilan pa kung ano yung... kung ano alibay ang sinasabi. Pero, hihilahin na to mga kayon. Kasi nakikita ko na rito yung truck, yung towing truck ng MTPB. O, ilan yan na nakapila, no? Boss, okay na to, boss? Ah, okay, sige. Huli na yung mga truck na yon. Ito, sinisilip ni Kuya kung meron driver kasi wala pa rin tayo nakikita mga parking attendant dito. Pumasok na tayo sa loob, nagkanda traffic na kasi yung mga tricycle nagpupumilit na makatakas. Dito na sila dumadaan, kaya two-way to, kaya nagkakasalubong na yung mga private vehicle saka mga tricycle. Kaya nagkakagulo na. At nagkakanda traffic na mga kayon.
business na ni Sir Jun, ito mga kalat ni Sir na nagbi-business dahil ng mga kalat niya hindi dito lang sa tabi-tabi. Ayan, pinasabihan siya ni Sir Jun na linisin kasi nga tinan mo naman na Angel's Hamburger pala ito. Pero mukhang hindi ito yung legit na Angel's Burger. So pinapalinis lang ni Sir Jun kasi nga anytime na baka dumaan ng tiga DILG at masita sila rito. Again mga kayon, ito nga binabaybay natin, kakaliko lang natin, galing tayo sa Espanya, Boulevard. Tagos ng Santo Cristo Street. Dito tayo sa kabila, mga tiga DPS QRT team. Ito, ginawa ng fix. Nilagyan na ng malaking harang dito na screen. Ayan, pilit na tinatanggal ng mga tiga DPS QRT. Dito tayo sa kabilang side mga kayon, demolition team. Si Sir Wancho, isa sa mga team leader ng demolition team. Gilid tayo dito sa may Santo Cristo. Ito ang pinaka exact location natin mga kayon. Santo Cristo Street Corner, Blooming Street. Ah, ito na yung tricycle kanina mga kayon, doon sa episode 1 natin. Na yung may pagmamayari ng MTPB, no? Ito na, at kinakarga na dito sa truck ng QRT team. Ang dami palang laman nito mga kayon. Eh no, puro basura na lang din ang laman, no? Grabe. Sasampa na to dito sa truck ng QRT. Mga kayo, kung inanya namin na inanya ko ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga clearing operation sa Manila update, pati na rin yung mga discovery, yung mga ini-expose ni Joe Malone sa mga hideout ng mga street dwellers, pati na rin yung mga hideout na mga sa ilalim ng tulay, yung mga nakatira, no? Meron tayong mga ganyang vlog dito. Dito nyo lang mapapanood dyan sa Joe Malone Work Travel. Dahil sa kabisado na rin natin ng Maynila, dahil dito tayo, batang Maynila talaga tayo mga kayon, batang Tondo at batang Maynila, kaya alam natin yung mga street, alam natin yung mga lugar, karamihan, no? Kaya alam natin kung saan sila talaga nagtatago. Anyway, maraming salamat mga kayon, Joe Malone Work Travel here. Sinasampa na itong truck na pagmamayari ng MTPB kanina sa episode 1 natin, no? So, diretso na yan. So, ito lang yung pinaka-assignment ngayon eh. Itong barangay 528 ba o 529 na nirequest ata o pinaresponde yan sa atin.